Ito yung dapat palang maging kasabihan natin, hindi yung kasabihang nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ito dapat para ang dapat nating maging kasabihan. Tinutulungan ng Diyos ang mga umaamin na mahina, sila't nangangailangan ng tulong. Continue. Kaya nga ang tanong ay, nangihina ka ba ngayon? Marami mga kapatid natin nangihina. Lalo sa Kabikulan, sa Bisaya, di ba? Sa Kabisayaan, sa Kabikulan. Ewan lang natin ngayon sa Northern Luzon, sapagkat ngayon palang maglalandfall yung Baguio. So, maaaring sila ay nangihina. Pero ang mga taga-Bicol, malalakas yun. Bago pa dumating ang Baguio, bago tukuran ang bahay, tinutukuran muna ang mga puno ng sili. Diba? Yan ang mga Kabikulan, yan ang mga Bicol, di ba? Bago pa patibayin yung pundasyon, yung pinakaposte ng mga bahay nila, ang una nilang pinapatibay, mga puno ng sili, puno ng lada. Di ba? Baka matumpay. Ganyan ang mga taga-Bicol. Pero pagkatapos ng kalamidad, masasaya na naman yan. Magsisimula na namang magsaka, magtanim, magbungkal, magnegosyo. Ganyan ang mga taga-Bicol eh. Kaya nga sabi ka daw eh, urago ng mga Bicol. Ang tanong ay, nanghihina ka ba ngayon? Nanghihina ba tayo ngayon? At totoo naman eh. Marami talagang nakakapanghina mga pangyayari sa buhay. Pero masagana at handa ang biyaya ng Diyos para sa kumikilala sa Kanya na di nila kayang tulungan ang sarili dahil mahihina sila. Pero ang Diyos daw, sabi sa ating binasa, masagana, handa ang Kanyang biyaya para itulong sa mga kumikilala, sa mga nananampalataya, sa mga nagtitiwala sa Kanya dahil sila ay mahihina. Dahil tayo mahihina, ang Diyos ang tutulong sa atin. Kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya. Kasi huwag kang manghina, huwag kang mawala ng pag-asa, huwag kang mahiya sa Diyos, huwag tayong mahiya sa Diyos. Lumapit tayo na may katapangan, lakasan natin ang ating loob. Bakit? Ang Diyos hindi nang tataboy, ang Diyos hindi nang didedma, ang Diyos hindi nang susumbat. Siya ay willing na tayo tanggapin, sabi ng Isaiah yun, di ba? Mula umaga, tanghali, hapon, gabi, nakaunat ang kanyang kamay sa kanyang bayan para sila'y tanggapin, kupkupin. Anong sabi? Lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na nakakatulong sa panahon ng ating mga pangangailangan. So, huwag tayong mahiya. Kaya ang kailangan lang po talaga natin, lakas ng loob na lumapit sa luklukan ng Diyos, sa Diyos na punong-puno ng biyaya at Kanyang kapangyarihan, ang lakas ng ating pananampalataya, ang kailangan natin para tayo'y makatanggap ng ating mga pangailangan sa buhay. Katulad ng pagbasa sa Linggo, si Bartimeos, nilakasan niya ang kanyang pananampalataya sa pamagitan ng pagsigaw na agaw pansin na tulad ng atungal ng baka at siya'y napagbigyan sapagkat yung kanyang pagtawag, Jesus, anak ni David, ay pagpapakita na meron siyang pananampalataya kay Jesus na umaasa siya ng isang tagapagligtas at Kristo sapagkat ang banggit niya ay anak ni David na nangangahulugan ito na si Bartimeo ay may alam sa pagdating ng Mesiyas ng isang tagapagligtas. Yun yung nagbigay ng kagalingan, pagpapakita ng kanyang paningin sa kanyang pananalig ng pagtawag na Jesus anak ni David at nang siya tanungin, ano ba ang iyong kailangan, ibig kong makakitang muli? Ano ang sabi ng Panginoon? Makakauwi ka na, magaling ka na, pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Tinutulungan ng Diyos ang mga umaamin na mahina sila at nangangailangan ng tulong. Ito yung dapat palang maging kasabihan natin, hindi yung kasabihang nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ito dapat para ang dapat nating maging kasabihan. Tinutulungan ng Diyos ang mga umaamin na mahina, sila't nangangailangan ng tulong. Aminin natin na tayo mahina, na nangangailangan ng tulong, at ang Diyos ang gagawa sa hindi natin kayang gawin sapagkat tayo mahihina at walang kakayahan. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Thank you, God, for everything.